guys, welcome back to my channel. Kagaya po ng mga nabanggit ko na mga magagandang halaman, eto naman po ay yung mga hindi gaanong kagandang halaman o totaling hindi talaga magandang halaman, lalo-lalo na kung ito ilalagay natin sa loob ng ating tahanan at ganun din po sa harapan ng ating tahanan. Siguro okay po sila sa likod ng ating tahanan, pero yung ilalagay nyo po dyan, yan po ay napaka-importante, yung loob at harap ng ating tahanan, dahil yan po ay siyang magdadala rin. May connection po yan sa ating pong pamumuhay. Yung kumbaga, kung mali ang inyong halaman ay tinanim sa inyong harapan, ay may connection po yan kung gaano, kung magiging magaan o mabigat ang daloy ng inyong pamumuhay. Ang video ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. Ay kagaya ng mga nabanggit ko po ng una, ng mga hindi magagandang halaman na nakatanim sa harapan, lahat po ng halaman ay magaganda. Kaya lang, dapat po yan ay nasa pwesto, yung nasa tamang pwesto para makaakit po or makatulong sa pamumuhay po natin. Kung meron po kayo mga halaman ng mga nabanggit ko, ng mga pangit, kagaya po ng mangga. Kasi ang mangga po, yan po ay maasim, may dakta, at lalot yung mga malalaking puno ng mangga sa harapan na instead na makapasok yung liwanag po sa atin, kung nakakita po kayo ng bahay na napakadilim, kahit po kumbaga, kahit umaga na dapat naman ay hindi nag-iilaw dahil dapat ay napapasukan niya ng liwanag sa loob, ay nag-iilaw pa po kahit umaga dahil nga po sa mga lilom ng mga puno na naglalakihan sa harapan ng ating tahanan. Okay po yan sa likod, pero wag po sa harap. Ganon din po ang langka, ganon din po ang suha, kasi parang ano po yan eh, parang kalamansi din po yan. Yan po yung mga maaasim. At yan po ay hindi maganda sa harapan. Ganon din po ang kalamyas, kung meron po kayong kalamyas. Yung mga tipo mga maaasim na mga bunga ay hindi po yan maganda. At lalo-lalo na rin po ang langka na napakaraming dakta. Ang dakta po ay tinuturing na siyang mga luha, yung pighati ng ating pamumuhay kung meron po tayong ganyan sa ating harapan na ating bahay. Dahil yan po ay talagang nagdadala ng negatibo sa ating buhay. Kung meron po kayo niyan sa inyong tahanan, sa harapan ng inyong tahanan, kamusta naman po ang inyong pamumuhay? Ano ba po ang nangyayari po sa inyo? Kung meron po kayong mga nabanggit ko din na hindi kagandahan, kagaya po ng yellow bell, kagaya po ng sampagita, ilang-ilang, yan po ay hindi maganda sa harapan ng ating tahanan. Alam niyo na po ang mga madalas na pinag-aalayan ng sampagita or ilang-ilang. Yan po eh hindi magandang pangitain, at ganun din po ang yellow bell. Lahat po ng mga halaman ng mga nagapang ay hindi po maganda sa harapan ng ating tahanan. Kahit sabihin niyo po yan ay grapes, hindi po yan maganda sa harapan ng ating tahanan. Okay po yan sa likod ng ating tahanan. Swerte po yan kasi ang grapes is kasaganahan. Okay din po yung aloe vera, magpadami kayo sa likod ng inyong tahanan. Huwag po sa harapan. Iyan po yung aloe vera, nagsisimbol po yan ng beauty. Kaya maganda po na meron po niyan, at akong bagay, swerte rin po yan sa negosyo. Dahil ako ay may kakilala rin ganyan na nagsimula lang din po sa aloe vera bigay sa kanya, na napadami niya, na sumabay po ang pagyabong ng kanyang negosyo. Yung talaga naman boom na boom ang kanyang negosyo sa daming blessing na dumating po sa kanya. Swerte po yan sa likod. Swerteng halaman pero sa likod. Ayan, hindi rin po yung kagandang ilalagay sa inyong kwarto or sa inyo pong loob ng tahanan. Mainam po yan ay sa likod. Swerte po siya basta sa likod, basta nasa tama pong posisyon. Swerte po siya. At hindi rin po maganda yung kagaya po na sinabi ko sa inyong pine tree, na akala mo yung mga nakadipang ganyan, hindi po siya yung nagsasanga-sanga kung saan-saan. Yung matik po ay nakadipa. Bawat sanga po niyan, dipa. Kung nakakita po kayo ng ganyan, yung plat na plat, yun po ay napakapangit po noon sa harapan ng tahanan. Yan po ay kumbaga ay pagdurusa. Kung meron po kayong ganyan sa harapan ng inyong tahanan, mas mainam na
putulin nyo na po siya, or kaya po ay kung gustong-gusto nyo talaga, ilipat nyo doon sa likod ng ano, magtanim na muli kayo. Kasi, pero nasa inyo po yan. Kung bagay, hindi kayo naniniwala, ay nasa inyo po lahat ang ating mga sinishare. Depende pa rin po sa inyo. Kayo po ang magdi-decision yan. Pero yan po ay ilan. Yan po ay ilan sa mga hindi kagandahang halaman, lalo-lalo na po sa harapan ng ating tahanan. Okay po yan siguro sa likod, pero usually yan po ay masyadong masukal. Alam niyo po ba yung mga halaman, mga puno na masyadong masukal, yan po ay sa ayon po sa punsoy ay bad punsoy po o mga ganyan. At ito pa po ang pinaka ano, pagka meron kayong mga halaman sa harapan ng inyong tahanan at naglagay din po kayo sa loob ng inyong tahanan, ito po yung mga hindi magaganda. Kagaya po ng mga halaman na nakahang, tapos ang ano po niya ay pababa. Yung dahon po niya ay pababa, yung mga hinahang na halaman, yan po ay bad punsoy. Yan po ay kumbaga, instead na mag-grow kagaya po ng bonsai, pinaniniwalaan po ang bonsai, ay hindi nyo pwedeng ipasok, lalo-lalo na po sa inyong mga opisina, sa inyong trabaho. Dahil ang bonsai ay hindi nalaki, kumbaga wala sa pag-asenso. Yan po ay bad punsoy kapag po yan ay nasa loob, lalo na ng inyong tahanan, sa loob po mismo ng inyong opisina, dahil yan po ay hindi kagandahan ayon po sa punsoy. At ganun din po, pwede po yan, swerte rin po ang bonsai sa likod po ng tahanan, or may space kayo ng mga pambonsai lamang sa likod ng tahanan. Swerte rin po siya. Dahil ang bonsai po, di ba, maliliit na halaman po yan hanggang sa tumanda, na kumbaga eh, pinagkakasya niya doon lang sa loob ng pasong yon, na hindi niya na kailangan na ano, kaya yun po ay sinasabing swerte. Hindi niya na kailangan doon sa malalaking paso, or kaya sa malalaking ano, nabubuhay siya kahit siya eh ganun lamang nasa maliit na lalagyanan. Yun po ang kaya sinasabing yun ay bonsai. Pero yun po sinasabi na yun ay swerte dahil nga sa mga ganun sitwasyon yung bonsai. Pero yung halaman po din na nakahang, yan po ay hindi kagandahan. Hindi po talaga totaling maganda po yan. Hindi po yan pampaswerte. Yan po ay pang, kumbaga eh, bad punsoy po yan, kasi instead na lumago po siya, instead na siya tumaas, kasi po, di ba, pag mataas, matayo, ganyan, tinitingala, pababa, kumbaga sa negosyo, pabagsak. Kaya yan po, kung mapapansin nyo, kayo ba po ay nakakita ng mga halamanan or malaking negosyo na may mga nakahang na mga ano, siguro siguro yung mga pang-dekorasyon lang, pero yung tipo mang halaman talaga na pang-paswerte ay hindi po yan swerte ayon po sa punsoy, kasi pababa. At parehas din po yan ng mga nagapang, kasi nagapang, instead na kumbaga paghihirapan mo talaga, gagapangin mo talaga bago ka umasenso, yun po ang ibig sabihin nun. Pag naman sa pababa, instead na ikaw ay pa-boom, pag-grow, pataas, pababa, yan po ay masamang pangitain, lalo-lalo na po sa mga wala pa kasi ako ring nakikitaan na ganyan. Yan po ay hindi swerteng halaman. Instead na ikaw ay lumago, instead na ikaw ay tumaas, ay pababa pa. Kumbaga, pabagsak. Kumbaga, sa negosyo, palugi. Kaya mas mainam ay kung talagang gustong-gusto niyo yung mga nakahang at pababa po siya, ay sa likod na lamang ng tahanan po natin, at huwag na huwag niyo po yung ipapasok sa loob ng inyong tahanan, at ganun din po sa harapan ng inyong bahay. Dahil yan pong harapan ng bahay at ganun din po ang loob ng tahanan, yan po dapat kailangan alam niyo ang mga inilalagay po dyan. Baka po instead na tayo ay swertehin, ay alatin po tayo. Kaya dapat po pag-iisipan nyo munang mabuti bago nyo po ipapasok ng inyong tahanan. Kasi baka instead na swerte ay malas po ang dala. Kaya mas mainam ay kung may ganyan po kayo ay ilabas nyo na lamang. Or kamusta naman po kaya kayo kung kayo po kung meron po kayong mga ganyan sa loob ng inyong tahanan or sa mismong harapan po ng inyong tahanan, kamusta naman po ba? Kayo po ba okay naman po ba? Kumbaga, kasi ayon po sa punsoy, yan po ay isa sa mga hindi maganda, bad punsoy po ang meron pong pag-aalaga ng mga nakahang tapos pababang halaman. Kasi ang ano po niyan ay pababa. Nakita niyo ba po yung mga nakahang? Yan po ay lumalago pababa. Pero mas mainam po kasi yung mga pataas.
kesa po doon sa pababa. Tapos kagaya rin po ng mga cactus na hindi maganda sa loob ng tahanan at ganoon din po sa harapan ng ating tahanan kagaya ng mga rosas. Kasi ang rosas po, may mga tinik po yan. Kumbaga, tinik, yan po ay parang maraming paghihirap na pagdadaanan sa inyong buhay. Karugtong po yan. At ganoon din po yung mga cactus na hindi rin lumalaki at maraming tinik. Yan po ay hindi rin maganda sa harapan ng bahay at ganoon din po sa loob ng tahanan. At ganoon din lalo-lalo na rin po yung nakahang dahil pababa po ang ano yan instead na pag-grow pababa. Kaya yan po ay minumukahi ko kayo na huwag po kayong maglalagay sa loob ng tahanan ng mga nakahang na halaman dahil instead na yan ay mag-grow, yan po ay pababa, kumbaga pabagsak, kumbaga sa negosyo, pabagsak. Ayan, at ganun din po sa harapan ng inyong tahanan. Pero kung hindi talaga kayo mapigil, syempre, nasa inyo po yan. At kung may ganyan naman po kayo, ay sayang naman kung itatapon po ninyo, ilagay nyo po yan sa likod ng inyong tahanan. Doon na lamang nyo ihang, wag lang po sa loob at sa labas, sa harapan ng inyong tahanan. Dahil lahat po ng mga halaman dyan ay depende rin po sa, kumbaga eh, sa pamumuhay po natin. Kasi kagaya po ng sa amin na lang, hindi na ako lalayo. Sa mga nanay dati, ang dami po naming rose. Mga bigay naman po yon, mga rose. Kahit na, kumbaga sabi nga po eh, sabi ng nanay, eh sayang naman to, ibigay dito natin itanim. Kamusta po ang buhay namin noon? Talagang pinagdaanan po kami ng sobrang paghihirap. Ngayon, sabi ko sa nanay, bay nanay, ilipat na natin yan at alam naman natin hindi maganda yan sa harapan. Doon po namin nilagay sa likod bahay at lumago naman po siya doon. Ganon din po yung yellow bell, inilipat po namin siya doon. At ang mga tinanim po namin dito sa harapan ng aming tahanan ay red palm, yan po yung mga money tree, yan po yung mga magaganda sa harapan ng ating tahanan. Ganon din po lalo-lalo na ang puno ng laurel, yung mga ganyan. Yung espada, swerte po yan kasi dalawa yung color niya, green at saka yellow, nagmimix, swerte po yung mga halaman na ganun po ang kulay. Yan po, yun po yung mga, kumbaga, hindi kagandahan, konektado po yan sa buhay po natin. Yun lang po guys, salamat po sa panonood, and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing. Syempre, nasa inyo pa rin po yan kung nasa... I-try nyo po kung ano, kung kamusta naman, kung meron po kayo or wala, kamusta naman kung ano po ang nagagana. Pero yan naman po eh, hindi naman kayo bibiglain. Mapapansin nyo lang parang ang bigat-bigat ng buhay, ganun, parang ang bigat ng swerte na dati-rati eh, hindi naman ganun. Yun, dun nyo lang mapapansin po yun. Yun lang po guys, salamat po!